Thank you.
telah kamu. Matthew chapter 9 verse 36 up to chapter 10 verse 8. Nang makita niya ang napakaraming tao, nahabag siya sa kanila sapagkat sila ito at lupaypay, parang mga tupang walang paston. Kaya sinabi niya sa kanyang mga alagad, sagana ang aanihin, ngunit kakaunti ang mag-aani. Idalangin ninyo sa may-ari at anihin na magpadala siya ng mga magagawa sa kanyang aanihin. Tinipon ni Jesus ang 12 alagad at kaigan ang kapangyarihang magpalayas ng masasamang espiritu at magpagaling ng mga may karamdaman. Ito ang pangalan ng 12 apostol, si Simon na tinatawag na Pedro at si Andres na kanyang kapatid, sina Santiago at Juan na mga anak na Zebedeo, sina Felipe at Bartolome, si Tomas at si Mateo na publikano, si Santiago na anak ni Alfeo at si Tadeo, si Simon Makabayan at si Judas Iscariote ang nagtatulo kay Jesus. Ang 12 ito'y sinubo ni Jesus at kanyang pinagbigilan, huwag kayong pupunta sa lugar ng mga Gentil o sa anumang bayan ng mga Samaritano. Sa halip ay hanapin ninyo ang mga nawawalang tupa ng isang bayan ng Israel. Pumayo kayo at ipangaral ninyo na malapit ng maghari ang Diyos. Pagalingin ninyo ang mga may sakit at buhayin ang mga patay. Pagalingin ninyo ang mga fetongin at palayasin ang mga demonyo. Yaman tumanggap kayo ng walang bayad, magbigay naman kayo ng walang bayad. Mga kapatid, sa pananampalataya, ito po ang mabuting balita ng ating Panginoon. Muli pa lang pangatulong natin ang mabuting balita ng ating Panginoon na ubigod sa dahil pinagpalang gabi po, mga kapatid, sa pananampalataya. Sige po tayo po yung maupo. Talagang hindi naging hadlang sa atin ang lakas ng ulan para tayo pumarito sa gawain ni Yahweh al-Shaddai. Amen? Maalala ko nung aking huling punta rin dito, malakas din ang ulan. Ano? Pero hindi po ako ang dahilan ng malakas na ulan. Ano? Kaya nagtataon naman din na ako ulit ngayon at malakas ang ulan. Kaya yung mga wala noon, sila naman siguro ang nandito na ngayon. Tapos yung mga present noon, sila naman yung wala ngayon. Ako ba, i-schedule po ba kayo? Diba? Sabi nga po, kanina, sabi ni Sister Letty, talagang pag umuulan, i-anticipate na natin na wala o masyadong dadala sa gawain. Pero hindi ba pinatila naman ni Lord ang ulan sa oras ng kanyang gawain? Diba? Kaya tayo maraming nag-decide na kasi tutuloy na nga ako kasi tumigil na yung ulan. Pero pag nag-continue kaya yung ulan, nandito po kaya kayo? Alam niyo po kanina, ako'y galing po ng Mandaluyong City mo. Pero tuwa ng gawain nila at umuwi pa ako ng bahay sa Taguig. Pag uwi ko, mag-alas 3 na ng hapon, nahiga ako, nagpahinga sapagkat kulang na kulang ako sa pahinga. Pagkatapos alas 4, ano, medyo nakaidlip pa ako. Pero may alarm ako 4:30 kasi ang isip ko, mag-joyride na lang ako, aangkas na lang ako sa motor, papunta dito para madali akong makarating. And then, 4:30 na, ang dilim na lang langit sa amin at may pag-ambol na. Sabi ko, mukhang malabo na may mag-accept ng aking buhay, binubog, ano, na ang karse. Sabi ko, magpo-commute ako nito. Pero sabi ko, Lord, ikaw lang baka na. Dahil alam ko naman, pagtagulan at oras definitro na dahil mag-aalasin ko, uwian na o yung rush hour na tinatawag, talagang himala na lang ng Diyos na makarating ka on time sa gawain ni Yahweh El Shaddai sa nagtitong yun. Kaya sabi ko, Lord, biglang lumakas ang ulan nung ako'y sasakay na ng tricycle palabas sa amin.
taas, may mga pulog at tigdat at ang dilim-dilim. Gusto ko lang mag-back out. Sabi ko, makakaapod pa kaya ako? Ano? Kasi parang sobrang alalangin na eh. Pero alam niyo po, pagsakay ko ng jeep, no? Talagang wise decision ang ginawa ko. Kasi sa amin po, sa Meteneme, may mga sakaya na doon ang Guadalupe, pero hindi ko sinakyan nun. At sinakyan ko, sabi ko, sa Madrid ako bababa. Mag-MRT ako. Di ba, yung matrapik ako papuntang MRT Madrid o Magallanes, at least pagdating sa Magallanes, tuloy-tuloy na ako makakarating ng Guadalupe. So, wala ng problema. Pero yung malalang Diyos, ang luwag ng kalsada. Madali ako nakarating sa MRT. Pagkatapos, sa MRT, going to Guadalupe, kaya kapag nalienda pa ako ng kwek-kwek. Kasi nagugutom na ako dahil pag-uwi ko nga galing City Hall, kumain na ako ng kwek-kwek, naliga na, and nalienda na, nung magising ako, hindi na ako nakakain dahil mahuhuli na ako. Pero sabi ko nga, salamat sa Diyos. Kasi pagdating ko dito, hindi pa kayo nagsisimula. Pero, magkay pa rin, ano? Nakakaabot pa rin kasi 6:30 pa lang yun. Almost 5 na akong makakaalis doon sa amin mo dahil nga nagdayak pa ako. Pero sabi ko nga, salamat sa Diyos. Ang bilis ng aking biyahe. Amen? At pagdating ko dito, wala nang ulan. Turingin ko natin ang ating Panginoon. Ibig sabihin, talagang alam ng Diyos ang pangangailangan mo. Kitang-kita ng Panginoon kung anong needs mo nung panahon na yun o nung kanina ako ang needs ko, kailangan mabilis akong makabiyahe, ibinigay ng Diyos sa akin. Gaya sabi sa verse 36 ng Ebanghelyo, nakita ng Panginoon ang napakaraming tao at nahabag siya sa mga ito sapagkat sila'y lito at lupaypay. Kung ang mga taong yun ay nakita at kinahabagan ng Diyos, tayo rin, kapatid, nakikita at kinakahabagan ng Panginoon. Amen? Bakit kinakahabagan? Sapagkat po lahat tayo may mga kanya-kanyang sugiranin sa buhay. Amen? Na kahit nakita mo yung katabi mo na sobrang laki ng ngiti sa mga nabi, sa likod nga, meron niyang matinding pagsubok, sigurado. Meron niyang mga alalahanin. Meron niyang mga pamamba na ang sabi nga, kahit ang declaration ko ng faith sa Lord, na Lord, may gagawin na sa buhay ko, at the top of our mind, nangangamba pa rin tayo. Tama ko ba? Kasi yan ay nature ng tao eh. Iisipin pa rin natin yun, aalalahanin pa rin natin yun. Pero ang ganda ng sabi dito, kasi sa may pangsumiranin ka, katulad na lamang ng hindi na tinatanggap, hindi pagtanggap sa pamilya o ng pamilya, mga kakilala, kung dito sa ating mundo nararanasan natin, ano, na nag-iisa tayo o meron nakakaranas sa atin na pinabayaan na siya, na parang kahit siya magpunta ay hindi siya nag-e-exist, merong Diyos na nakapapansin sa atin. Amen? Merong Diyos na nakakakita ng existence mo. Kaya yung Ebanghelyo sa verse 36 pa lang pagpapakita na kung gaano tayo mahalaga sa Panginoon eh. Kasi hindi pa tayo nakikita ng mundo, hindi pa napapahalagahan ng mundo ang mga ginagawa natin, hindi pa nila tayo na-appreciate may Diyos na nakakakita ng mga ginagawa natin. Amen? Kaya ito yung pagpapatunay na dahil sa pag-ibig ng Diyos, nahabag siya sa bawat isa. Sa salitang Ingles, ang habag is compassion eh. Pag sinabi po compassion, yung sinasabi po bang kahabagan ng Diyos sa buhay natin, it is not just a feeling. Hindi yan yung pakiramdam lang. Hindi yan yung parang nararamdaman natin na parang kinukulot ang puso natin. Hindi lang yan sa way ng pakiramdam o nararamdaman natin. Compassion is also an action word. Pag sinabi action word, kinakailangan na pagkilos o gawa. Amen po ba? Kasi yung compassion na ito, parang lang naglalakad tayo sa kalsada. Meron tayong nakitang tulupe na nililimos sa daan.
nakatira sa kalsada. Hindi ba ang puso natin talagang makakaramdam ng awa? Kung meron tayo makikita sa kalsada na talagang kaawa-awa ang kalalagayan, maawa tayo sapagat di naman bato ang puso natin eh. Lalo na nasa gawain tayo ni Yahweh El Shaddai, maaaring yung mga non-believers, baliwala sa kanila, yung mga makikita nilang walang-wala sa daan. Pero sa atin, makikita natin sila na may pagkahabag ang puso natin. Kukurutin yung puso natin, maaawa tayo sa kanila. Pero yung sinasabi ng Panginoon na compassion, yung awareness mo na oo, nakakaawa sila. Ano ngayon ang gagawin mo? Diba? Yung sinasabi ng Panginoon, maaawa ka and you are dapat willing to extend your arms or hands to them. Ibig sabihin, naawa ka, tulungan mo. Tama po ba? Yan yung compassion na sinasabi ng Panginoon sa atin. Kaya kung tayo may mga alalahanin, naniniwala akong may gagawin ang Diyos sa mga bagay na yan. Amen? May gagawin ang Panginoon. Bakit? Kasi sa Ebanghelyo, sinundan pa sa mga talata, sa buo na meron, kabanata sa buong talata, isa hanggang apat, na meron siyang mga alagad o apostol na tinawag, which is the 12 apostles. Diba? Yung 12 apostles na yan, tinawag ng Panginoon kasi marami siyang kinahabagan na tao eh. Na ang description niya po sa mga tao doon, para silang mga tupang walang pastol. Pag ang tupang walang pastol, ano nangyayari? Naliligaw. Naliligaw. Kaya importante may nangungulo sa atin. Tama? Kasi lahat tayo magkakaiba eh. Lahat tayo magkakaiba ng gusto. Yung iba paborito fried chicken, yung iba paborito nilagang manok. Diba? O may nilagang manok ba? Tinwalang manok pala yun. Ano? Diba? Kaya yung iba naman, may mga ganito ang gusto. Yung iba naman, hindi ganito ang gusto. Talagang magkakaiba tayo eh. Kung walang mamumuno sa atin, batak-batak tayo. Tama? At yung pagkakabatak-batak pa na yun, aabot pa sa pag-aaway-aaway natin. Kasi may kailangan na tayong gusto. Pero dahil meron mamumuno sa atin mabuting pastol, tingnan niyo, nandito tayo sa gawain ni Yahweh El Shaddai. Nagkakaisa, nagpupuri sa Diyos. Amen? Palakpakan natin ang Panginoon. Kasi nalunin ang Diyos kapag isa rin tayo eh. At kung panahon na yun, mga kapatid,
din. Sabi ko, mahalaga tayo sa Panginoon at kinakailangan ng aksyon ng Diyos doon eh. Ang aksyon ni Jesus dito sa Ebanghelyo, nagtawag siya ng mga makakatulong niya, natulungan yung mga tao na nilulupay-pay. Tinawag niya yung 12 apostol. Sa madaling salita, kung tinawag niya yung 12 apostol, sa ilang taon na po natin sa gawain ng Diyos, marahil alam na natin tinawag din tayo ng Diyos. At naniniwala din tayong lahat tayo tinawag ng Diyos, even yung mga wala pa sa gawain. May panawagan din ng Diyos sa kamayan na tayo tinawag. We are all called by the Lord. Amen po ba? Kaya lang, yung iba nadidelay ng pag-respond sa calling ng Lord. Yung iba, nag-yes Lord agad kung tawagin sila ng Panginoon. Yung iba naman, sinabi, wait lang po Lord. No? E yung magkasakit siya, kapalang siya doon, naliwala at naglikod sa Panginoon. May mga ganyang instances, tinire-reject, tinire-decline ang panawagan ng Diyos, pero lahat tayo tinawag ng Panginoon. Amen? At yung pagtawag ng Diyos sa 12 apostol, tingnan ninyo ha, pansinin po ninyo. By prayer, tinawag. Yung pagpapangalan dito sa Ebanghelyo, kung babasahin mo ulit, dalawang pangalan ang tinawag sa Ebanghelyo. Sapagkat gusto ng Panginoon na kapag tayo ay nahirapan, meron tayong partner na mag-a-uplift, magpapalakas sa atin para matapos natin yung paglalakbay ng paglilingkod na ito kay Yahweh El Shaddai. Amen? Kung maalala rin po pagsusubo sa 72 followers of Jesus Christ, hindi ba dalawa rin niyang sinubo yun? Sapagkat gusto ng Panginoon na pag nangina ang isa, palalakasin ang isa. Dahil hindi naman pwede sa gayon manghihina. Dahil magpapalakasan tayo, prayer partners ng tao sa atin dito sa gawain eh. Kaya prayer partner, para ipanalangin mo rin yung kapwa mo na nanghihina, nanlalamig, no? Nasa pagsubok o dumaranas ng matinding pagsubok, isama rin natin sila sa panalangin. Sapagkat kabilang din tayo sa mga tinawag ng ating Panginoon. Amen po ba? Palakpakan natin ang ating Panginoon. Bakit na tinawag na sa Ebanghelyo, ang dami daw aanihin at hindi daw, no? Ang dami aanihin. Ang sabi ng Panginoon, idalangin ninyo sa may-ari ng anihin na magkaroon pa ng maraming mag-aani o magpadala pa ng maraming mag-aani sapagkat maraming aanihin ngunit kakaunti ang mag-aani. Yan yung pwede natin o maaalala natin sinabi rin ng Panginoon. Many are called, but few are chosen. Marami ang tinawag, subalit iilan lang ang tumugon. Kaya tignan niyo sa gawain. Diba? Tayo po dito, iilan lang tayo. Kung pumawala pa tayo sa one-fourth na lahat ng tinawag dito sa lugar ng South Cebu, wala pa tayo sa one-fourth, kapatid. So, yun ang sinasabi, iilan lang ang tumugon. Tinawag ka para mag-ani. Naniniwala po ba kayong tinawag tayo para mag-ani? Pag sinabing mag-ani, yan yung type of harvest na talagang pinagpala tayong lubos. Amen? Yung pagpapalain ng Diyos, tinawag pala tayo para pagpalain ng Diyos, which is really true, kapatid. Ano ba yung aanihin? Yung provision ng Lord. Yung inilaan ng Lord sa mga lingkod niya. Yung inilaan ng Lord sa bawat isa sa atin. Naniniwala po ako na sa bawat upuan sa venue o sa lugar ng mga kapatid o ng gawain ni Yahweh El Shaddai, may nakalaan na yung biyaya si Yahweh El Shaddai. May nakalagay na dyan mga biyaya. Eh dahil pumunta tayo, sa kinaupo natin kung anong biyaya meron dyan, tinanggap na natin. Amen? Pero sa mga upo ang walang nakaupo, yung tinawag ng Diyos na hindi nagpunta, walang pagpapala. Amen? May nakalaan na sa simula pa lamang, kung papansinin niyo kung talagang lagi po tayo nagbibigay ng salita ng Diyos, kung inuunawa natin mabuti ang mga gawa ng Diyos at salita ng Diyos, makikita po ninyo totoo ang sinasabi at ipinapahayag ko sa oras nito. In Genesis,
the story of creation. Bakit kaya sa huling araw nalilikha ang tao? Hindi lang dahil save the best for last. Dahil espesyal ang tao kaya sa huling niya nalilikha. Na parang pag kumain tayo ng lechon baboy, itatabi natin yung balat ng baboy kasi huli natin yung makainin. Tama? O diba? Yan lang kasi ang alam kong kainin din. Sa isda, hindi rin ako mahilig eh. No? Pero diba kung ano yung pinakamasarap, hinuhuli natin. Pero sa panahon ngayon, di ko na hinuhuli yun eh. Kasi baka mahingi pa. Diba? Minsan kayo, pwede naman. No? Diba? Pero sa akin nga, bakit nilikha sa huling araw ang tao? Asens espesyal siya sa Panginoon. No? To be specific, is dahil gusto ng Diyos makita ng tao na pagdating ng tao nakalaan na ang lahat ng kakailangan niya. Amen? Ibig sabihin, sa damdugan ng gawain ng Diyos, may biyaya na nakalaan. Bonus na lang yung ma-answered prayer tayo. Amen po ba? Palakpakan natin ang Panginoon. Di ba? Kung sa unang araw nilikha ang tao, kung ikaw ang tao nilikha ng Diyos sa unang araw, tayo sa tigil. At isa pa, magugutom tayo. Amen? Nung una pa lang talaga, puso na yung eat all you can eat. No? Kasi pagdating ni Eva't Adan, sabi ng Panginoon, kainin ninyo ang lahat ng gusto ninyo kainin. Ganun lang siya, isang instruction sa kanila na hindi nila pwede gawin. Yun ay ang bunga ng puno ng kaalaman na huwag nilang dapat o huwag nilang kakainin. Sapagkat kapag kinain nila yun, ano, mapapahamak sila. Yun ang instruction ni Yahweh sa kanila eh. Talagang the best, pwede na nilang ma-enjoy. At talagang maganda ang buhay sa paraiso. So, kahit pinali nila ang utos ni Yahweh, kaya napahamak ang tao. At ngayon, nagpapatuloy tayo sa pag-work out ng salvation natin o ng kaligtasan ng bawat isa. Kaya dito sa panawagan Panginoon, tinatawag ang karamihan sa atin para umanibin ng malaking provision ng Lord sa buhay natin. Yung mga meron tayo ngayon, ang Diyos ang nag-provide yan sa atin. Amen? Ito yung time, kapatid, na kung titignan mo, kung ikaw ay nalalami at nagtatampo sa Diyos, na bakit nandito ka naman, pero bakit nasa gitna ka ng kawalan? Ang spirituality natin dito sa gitna ng kawalan, hindi tayo mawawalan. Pag sinabing spirituality, yan ang pinananampalatayanan ng mga members of this ministry. Tayo mga prayer partners. Yan ang faith natin, kapatid. E paano mangyayari yun kung pakaaral mo yan doon sa mga non-believers? Sasabihin nila, bakit parang talibas naman yung praises mo? E sabi dito, sa gitna ng kawalan, hindi ka mawawalan. Eh, wala ka na nga eh. No? Parang hindi ka mawawalan. Anong pagpapaliwanag mo doon? Nung ako po'y wala pang total immersion sa gawain, hindi pa ako umaattend consistent and regularly sa gawain, hindi ko rin maintindihan yun eh. Kasi pag ikaw ay umabot sa punto ng kawalan, paghihirap talaga ang mararanasan mo. Asan doon yung hindi ka mawawalan? No? Lagi ko yung iniisip. And then na-realize ko, after ang pagpalagi ng Diyos, na-realize ko na yung pala yung sinasabi ng Panginoon, na kahit marami kaming utang, kahit walang-wala na kaming source of income at kinikita ang buong pamilya namin, pinapakain pa rin kami ni Yahweh El Shaddai. Diba? And since sa mga experiences ng ilan at karamihan sa atin, nabaon sa utang, pero tatlong beses pa rin kumakain sa loob ng araw, ng isang araw. Amen? Yung pa rin sinasabi ng Lord sa gitna ng kawalan, hindi ko pa rin mawawalan. At isa pa, tingnan niyo po, taas kung dito yung may mga anak na nakatapos na ng pag-aaral, may mga trabaho, mga professional na, hindi na may mga trabaho, negosyo. Meron po ba kayong mga anak na nakatapos na ng pag-aaral? O diba? Siguro po, malamang dumating din po kayo sa punto na, Lord, wala na akong completion fee. Lord,
sa mga anak ko, paano ang kaya ko? Pero tingnan ninyo yung mara ng Diyos na ako sila na pagtapos ng pag-aaral at mga professional na ngayon. Yun pa rin sinasabi ng Lord kasi ganyan din po ang experience ko eh. Sabi ko nga, lupong sa utang ang pamilya ko dahil nung panahon na yun, yung tatlo kong nakakatandang mga ate at kuya na makatapos sila ng makagraduate sila kasi pagkasawa sila. Ngayon, hindi na kami natulungan ang tatlong natitira. At ang tanging negosyo meron kami ay patahian lamang. Wala trabaho ang tatay ko, tumutulong lang din siya sa patahian. Ngayon, nung panahon na kami dalupong sa utang dahil na nagsipagkasawa ang mga ate at kuya at hindi rin naman ganun kasagana ang kanilang nabuong pamilya, nakasundig pa rin sa nanay ko kahit may mga anak na. Kaya talagang naghihirap kami nung panahon eh. Wala sa kinamulatan namin, ang lahat ng buho ay nagbibigay. Hanggang na kami lumaki, kapalitan na naman sa iba. Lumaki kami, tsaka naman umiikot ang mundo namin. Talagang doon dumating ang puntong walang-wala. Na hindi ko marimilis na sandito. Yung sinasabi ni Amo na hindi kami mawawalan. Kaya pinapakitaya ng Diyos sa pag-araw-araw namin pamumuhay. Kapag may mamumutan ng kuryente, umaalis yun, may kuryente pa rin kami. Ay sabi ko, Lord, ang galing ko ah. Hindi pa ako umaatid yun sa gawain. Pero alam ko ministry ng liaan ang gawain ko. Dahil lagi kami nakikinig sa radyo. Nung kahit bukas sa TV, bukas din ang radyo, mamili ka sa pamamikinig. No? Diba? Lagi bukas ang mga radyo natin eh. Diba po? Lalo na kapag ka, yung mga radyo pa talaga yun, nasa atin pa rin, kinakalangan ng anak, you know? Pero yun din nakalakihan ko na. Sabi ko yung pwede sinasabi ni Alessio, kasi kapag dumarating yung mga muto, lagi sinasabi ng nanay ko, God will make a way and God will provide. Kaya sabi ko, ganun na, you know? Pero syempre, pag kulang pa rin ang baon mo, sisimangot ka pa rin. Bilang estudyante, no, marami lang iba na pagdaanan niya, pagsapat lang ang baon mo, walang pasobra. Sisimangutan mo yung nanay mo. Pero kung makagraduate ako, hindi ko na-realize na hindi pala ako dapat sumimangon. No? Kasi ganyan na kanya tayong perspective. Ganyan na kanya tayong dahilan sa mga bagay-bagay. Maaari hindi ko gusto yung ginawa sa'yo, ibibigay sa'yo, pero yun na yung pinakaligir na maibibigay sa'yo ng kabulan mo. Diba? Ngayon, kung makagraduate ako sa Lord, ito na nga. Yung isa sa malaking biyaya at pagpapatutuo na hindi talaga kami nawala. Kasi ako, third year college ako, inisip ko lang tumigil sa pag-aaral dahil talaga sa kahirapan ng buhay. Tatlo na kasi kami nasa college. Ano? Tatlo kami sunod-sunod na magkakapatid na naiwan. Sabay-sabay ng aaral. Kasi sabi ko, Lord, sila na lang ako pagpatusin mo. Parang ako hindi ko na kaya kasi magastos. Yung pamasahin yung tarig ko pa rin yari, talagang magastos, magbabaong pa pa. Ang pangkain, magaling bundi sa klase. So, ako yung pambibili na lang namin ang ulam yun. Pero na-realize ko din, na yung mali at tabi ko, never rin ang sinabi kong ito kami sa pag-aaral. Kasi sila talaga yung prayer partners sa gawain. Ito pala talaga yung pananalig. Yung pananalig ng pangman na napalatayan ni Yahweh El Shaddai. Na sabi ko, iniisip ko na huwag na akong mag-aral, pero nakita ko ang sarili ko, nakatapos na ng pag-aaral. Kaya sabi ko, Lord, thank you, kasi ito pala yung provision mo sa mga lingkod mo, sa mga nananalig sa'yo, na meron man sa isa sa member ng pamilya mo, ang mananalig at paglingkod kay Yahweh, ang buong sambahayan, ang pagpapalaan niya. Amen? Yung kahit balik ka na, nauuwi, ano? Nauuwi
sa tahanan mo, inabot ka na ng 3 oras ng gabi, alam mo, may Diyos kang kasama na mag-iingat sa iyo. Amen? Kaya talagang pinagpala ang mga tinawag ng Diyos. At syempre, dahil tinawag tayo ng Panginoon, ang kailangan natin gawin, humayo tayo. Tinawag ka, hindi lang para, ano? Sabi nga, mag-ani. Pag nag-ani, kumikilos. Tama po? Hindi naman pwede mag-ani, nakatingin ka lang dun sa puno. Tama po ba? Kailangan mo pinasin yung mga prutas o bunga ng puno na aanihan mo. Amen? So, pagtawag ng Diyos sa atin, tinawag na tayo, ngayon, isinisubo niya ang bawat isa sa atin. Ang misyon ng labing dalawang halaga dito ay pangaral ang pagkakari ng Diyos. Magpagaling ng mga kasakit, magpalayas ng masasamang espiritu, bumuhay ng patay. Yan yung misyon nila. Nasabi ng Panginoon at kabiling bilinan ni Kristo sa kanila, huwag kayong pupunta sa mga Gentiles at Samaritan, sa mga Hintin at Samaritano, kundi ipangaral ninyo ang pagkakari ng Diyos sa mga nawawalang tupa ng sambahayan ng Israel. Bakit po kaya gano'n ang instruction ni Lord? Bakit gano'n? Eh, hindi ba yung Word of God is para sa lahat? Di ba dapat yung pagpapayag ng pag-ahari ng Diyos dapat sa lahat? Bakit parang namili ang Diyos doon sa instruction niya? Bakit hindi nila pwedeng puntahan yung mga Gentiles and Samaritans? Bakit po kaya? Kasi very special kay Kristo yung mission na ito. Ito yung isa sa mga unang mission ng labing dalawang alagay. Ang gusto ng Panginoon, sa bayan ng Israel muna, unang bahaya ang pag-ahari ng Diyos. Dahil ang Israel ay very special sa ating Panginoon Jesus Kristo. At isa pa, ang mga alagad, they are not well equipped. Hindi pa nila kayang mag-aral sa mga Gentile and Samaritan. Yung mga Gentiles and Samaritans, yan ay mga dating Hudyo na nalahingan na ng iba. No? Kaya kung mapapansin ninyo sa pamilya, pag-aaral ng mabuting balita, hindi napapansin na ng mga Hudyo at ng Samaritano. Magkakagalit yan. Kaya nga nagtayo ko, kumbaga may sariling community ng mga Samaritan eh. Kung dadaan sila sa Samaria, yun sana yung shortcut patungo sa Jerusalem. Pero ginagawa ng mga Hudyo, iikot pa sila dahil ayaw nila ma-encounter din ang mga Samaritano. Talagang mayroong barrier in between them. Kaya sabi ng Panginoon, di ko kayo magpahayag sa mga nawawalang tupa ng sambahayan ng Israel. Ngayon, kung sila ay doon na pinahayo because they are not really well equipped pa para paghayuan o pamaralan ng mga Gentiles and Jews, iba naman sa panahon natin ngayon. Napakinggan na natin ang paulit-ulit na ang misyon natin ay ipanalangin ang mabuting balita ng Panginoon sa lahat ng bansa. Narinig niyo na po ba yan? Ang utos ng Diyos, ipamaral ninyo sa lahat ng bansa ang aking mabuting balita upang sila'y maging alagad ko. Yan ang mission natin. We are loved by the Lord, we are called by the Lord, and we are saved by the Lord. Pinahayo tayo, isinugo tayo, para sinasabi ng Diyos na italagin ninyo na marami ang mag-ani sa anihan na ito, mangyari. Amen? Sabi nga, kung walang gawa, no? Walang mangyayari. Nasa Diyos ang awa, nasa tao ang gawa. Amen? Kung hindi tayo mahayo, kung hindi tayo mangaral ng mabuting balita, wala na tayong ibang makakasama dito sa gawain. Mauubos tayo dito sa gawain. Amen? Darating ang kanya-kanya nating panahon. Darating ang panahon na kailangan na natin isalin ang mundo. At hindi natin mapipigilan yan. Unti-unti tayo mauubos sa gawain ng Diyos. At kaya sabi ng Panginoon, gawin ng alagad ko ang aking bansa upang magpatuloy pa rin
ang misyon na ibinigay ng Diyos sa labing dalawang apostol at ang misyon na ibinigay niya sa bawat isa sa atin. Ipamaral natin ang mabuting balita, most especially ang kabutihan ng Diyos. Hindi man tayo maalam pa totally sa salita ng Diyos sa Biblia, hindi yan valid reason para maging exempted ka. Sisto, hindi ko alam ang salita ng Diyos eh. Siguro naman po, meron tayong alam kahit pa paano. Amen? Di ba natin memorize ang Biblia eh. Wala rin nakaka-memory ng Biblia eh. Pero sigurado meron tayong mga paboritong verse sa Bible. Bakit hindi natin umpisahan mo? And then share natin sa ating kapwa kung ano ang ginawa ng Diyos in relation sa buhay natin, in relation sa mga favorite verse natin. Diba? Katulad ko, for I know the plans I have for you. Jeremiah 29, verse 11. Kung saan sabihin na nagpapangaral mo lang yan sa labas, walang maniniwala. Pero kung sinabi kong totoo yan, kasi ako, wala na talaga akong pag-asa noon, pero kung binigyan ako ng pagkakataon ng Diyos na makapagtapos ng pag-aaral, and 9 years na akong naghahayag ng salita ng Diyos, talagang hindi na pinabayaan ng Diyos na magpalipat-lipat kami ng bahay. Nagre-renta kami, pero ipinoprovide ng Lord yung aming monthly rental fee para makapagbayad kami sa bahay na nire-renta namin. Yung gagawin natin is to preach but we witness. Yung kung anong himala ng Diyos na ginawa sa'yo, yun ang ibabahagi natin sa ating kapwa. Amen po ba? Diba? Patutuhanan natin na totoo ang sinasabi sa mabuting balita. Nagpagaling ang Diyos, di ba? Sabi dito, may babae, hindi mo dumumper pa here sa pinagaling ng Diyos at marami pang iba, gaya ng mga bunat at ketongin, na yung mga sakit na yun, wala nang lunas at talagang imposible nang bumalik, pero bumalik sila. Pero kung iyon lang ang ipapahayag natin sa tao sa labas, sa tingin mo maniniwala sila? Hindi. Maraming nangangaral sa kasada, sa pampublikong sasakyan na hindi pinapansin ng mga tao. Kung sasabihin natin si Kristo ang kaligtasan, si Kristo ang baan, ang buhay at ang katotohanan, walang papansin sa'yo. Tama po ba? Pero kung sinabi mong totoo yan, himala ng Diyos na gumaling ang babae tinudugo for 12 years, himala ng Diyos na pinagaling niya ang bulag, si Bartimeo, himala ng Diyos na pinagaling niya ang ketongin, ngayon din si Naaman sa lumang tipan, pag marami pang ibang pinagaling si, ang ating Panginoong Yahweh El Shaddai, ngayon sabihin natin at ipagpatutuo. Kung hindi na sa sarili natin, maraming meron tayong kakilala, mga cancer survivor, mga lunas sakit na wala ng lunas pero pinagaling ng Diyos, mga nakalabas ng hospital after 2 months, nakakala natin hindi na sila makakalabas ng buhay, pero nakalabas ng ligtas, nakalabas ng malakas ng pangangatawan at malusog ang pangangatawan, ipagpatutuo natin yun. Amen? Kung anong himala ng Diyos sa buhay natin, yun ang ipagpapatutuo natin. Amen po ba? Palapakan natin ang ating ginigising niya tayo. Maraming biyaya ang Panginoon eh. Kaya huwag po tayong makihiya na magpatutuo dito sa harapan. Amen po ba? Huwag pong mahihiya na tumayo sa harapan. Kasi alam nyo, sasamahan tayo ng Diyos dito sa harapan. Ituturo niya sa atin kung ano yung ipagpapatutuo natin. Bibigyan tayo ng lakas ng Diyos. Bakit? Kasi ang layunin natin ay ipagpatutuo ang kabutihan ng Diyos. Ang layunin natin, ipangaral ang mabuting balita. Ang layunin natin ay para malugod ang Diyos sa gagawin natin. Kung ganyan ang layunin natin, hindi ka papabayaan ng Diyos. Totoo yan. At kapag lagi mong naging ugali na ibahagit ipakilala si Kristo sa iba, tiyak may maaakay tayo sa gawain ng Diyos. Kahit isa lang, soul winning ang pinag-uusapan pagdating sa misyon. Kailangan huwag tayong tumigil na mag-akay ng mag-akay sa pamamagitan ng mga himala ng Diyos sa buhay natin. And then one day,
Kalakatiyak ako, meron ibibigay ang Diyos na maaakay natin sa babae. Amen po ba? Alam niyo po, ako po, 9 years ago, nang ako'y tumugod sa panawagan ng Diyos sa pag-preach, ang gusto ko rin mangyari o gusto kong maging commitment sa Lord, at least meron akong isang maakay sa babae ni Yahweh El Shaddai. Kasi napakahirap mag-akay. Habang tumatagal ang panahon, lumilipas ang panahon, pahirap na pahirap ang mag-akay sa babae. Kasi masyado ng maraming pinagkakaabalahan ang tao. Dumadami na yung options, mga kapatid. Ang lekyon po sa panahon ninyo, hindi po ba? Wala pang cellphone, tanging radio, transistor radio, and comics na, ang meron tayo, di ba? Tayo sa mga probinsya naman, nagre-rent tayo ng mga comics po, piso-piso. Yun pa lang meron tayo po eh. So, may panahon pa tayo talagang parang tumugod sa mga religious activities, sa mga gawain ni Yahweh El Shaddai. Eh ngayon, dumami na ng dumami ang mga nai-invento. Ang mga gadgets, technologies, na pati tayo nadadala. Pati tayo nadadala, hindi na natin, hindi na natin napapansin na uubos na pala ang oras natin sa naka-cellphone. Kung dati nananalangin tayo sa oras kung kailan ninyo po pinakausap ang Diyos, let's say alas 3 ng hapon, alas 12 ng tanghali, alas 3 ng madaling araw, hindi na natin nagagawa. Bakit? Kasi panayloob na tayo ng batang Quiapo. No? Panayloob na tayo ng abot kamay, ang pangarap. Ang mabayo title na yun. Ano? Diba? Napapwede natin na panood ng live. Isi-search lang natin. Madali na nga yun eh. Pinadali na sa atin ang buhay sa pamamagitan ng technology. Kaya lang, sa pamamagitan ng minsan ng technology, nalalayo na tayo sa mga gampanin natin sa Diyos. Kaya sabi ko na kay Yahweh, Lord, ipibigay ko naman at binibigay ko ang best ko sa paghayo, sa mga assignment na binibigay ko, pinupuntahan ko, nagkahayag ako ng mga salita mo, binibigay ko sarili ko, pero sabi ko, Lord, gusto ko pa rin meron akong maakay sa gawain. At ibigay niya ng Lord sa akin. Kapag 5 years ago, meron akong naakay. Hindi lang siya consistently nakaka-attend sa gawain. Pero salamat sa Diyos na ipakilala mo siya kay Yahweh El Shaddai at nakilala rin niya si Yahweh El Shaddai. Alam niyo, satisfaction and fulfillment yung naramdaman ko nung mangyari yung panahon na yun. Yung nung mangyari na nakaakay ako sa gawain. Kaya sabi ko, kapag meron tayo naaakay sa gawain, malaking biyaya ang ibibigay ng Diyos sa atin. Amen? Palakpakan po natin ang ating mag-akay tayo. Amen po ba? Tayo na po tayo para may lakas ulit tayo para mag-akay ng kaluluwa to our program ng NPG, the Neighborhood Prayer Group. Ako wala naman tayo ginagawa at available tayo sa ibang mga araw. Ano? Magsama-sama tayo na mag-akay at magbahay-bahay. Amen? Kung kaya po po na magbahay-bahay, kung iba na hindi na po kaya, okay lang po yan. Meron namang cellphone, meron namang pwede namang mag-chat, mag-text sa mga kaanak natin, pamilya. Doon natin i-share yung kabutihan ng Diyos. Sapagkat sabi nga, hindi pa man natin minsan hinihingi ang mga bagay na gusto natin dumating sa buhay natin, ibinibigay na ng Diyos sa atin. Kung anong mga kailangan meron tayo, ipinoprovide na ng Panginoon sa bawat isa sa atin. Kaya sa punto po ito, gaya ng sabi ng Panginoon sa huling talata, kayo ay tumanggap ng walang bayad, magbigay rin naman kayo ng walang bayad. Magbigay tayo ng buhay natin sa Panginoon. Na walang ibang hinihingi kapalit, kundi ang makapag-relasyon lang sa Panginoon at magamit ng Diyos ang buhay ng bawat isa. Kaya sa pag-awit po natin, iaral po natin ang ating mga buhay. Kaya Yahweh El Shaddai, at itasarin po natin yung mga prayer requests natin ngayon. At sa awitin po natin ito, mga kapatid, isa puso natin yung pagpapagamit natin sa Diyos. Isa puso natin
ang buhay natin. Isa puso natin na anuman ang nais ng Diyos sa atin, yun ang mangyari sa buhay natin. At tiyak yun, kapatid. Everything will follow sa buhay natin. Physically, materially, financial blessing, kapatid, kasunod na darating niya sa ating mga buhay. So, kasi natin lahat ng mga pinagdalaan, gusto natin pagpalain sa Diyos. At umamit po tayo sa Panginoon na sa iyo ang buhay. Sa patakataon po na ipinagalugin sa amin para ikaw ay mapaglipunan sa
po sa kalakasan, O Lord, sa karunungan, sa patatagal ng kalooban na aming po ginagamit upang kami magpatuloy, kapapaglikod at kapagpuloy sa inyo. Kaya sa aming kailangan po namin na sa araw-araw namin po ang buhay, lagi na po kami bigyan ng kalakasan upang sa dumating man ang pagsubo, hindi kami agad-agad susuko, Panginoon. Pagkos ni kalakasan namin, harapin ang mga pagsubo na ito at lalitigit sa lahat, kasama ka po namin, Panginoon, na harapin ang pagsubo na ito ang pwede ng aming mapagtatagumpayan. Bigyan ko po kami ng dali, Lord, ng panahon na mapaglikuran ka. Pagkaluoban po kami ng mga pagpapala na aming gagamitin sa paglilingkod at sa pag-aahay ng mga kanduwa para mapalapit sa iyo, Yahweh El Shaddai. Bigyan kami ng pagpapala sa aming mga tahanan, Panginoon, sa mga mahal namin sa buhay, Lord, na may mga pangangailangan din sa oras nito. Ang bawat isa sa amin, Lord, may mga prayer requests. May mga kahilingan na isinulat sa mga munting papel na ito. We pray, Lord, na sa pangalan ni Jesus, may mag-i-answered prayer na po kami. At aking po na, Lord, ang araw-araw na biyay at pagpapala niyo po sa aming mga buhay, ngayon din sa gawain sa lugar na ito. Ngayon naman ang kakulangan ay punan niyo po lagi sa pangalan ni Jesus, ang mga magagawa, manunod at mga maaari niyo po, na parati po rin na sinagamit para sa katagumpayan ng inyong gawain. Ano man ang kanilang ibinibigay, Lord, sa inyong gawain, ibalik na po sa kanilang gustong kakal, siksikin din at kumakapal. Benefit pa pamamuti namin ng doon, nakalapit ng mga prayer request na ito lang sa Ustaday, ibalik na po ito sa amin ng higil sa sapat Panginoon. At nananalig din po kami sa sama-sama panalangin nito na maging lahat at may mga karamdaman at lahat pagkain nito sa gabi. Ang pinin namin ang himalan ng pagalingan ay darating sa aming mga buhay. Po namin, Lord, na ang lahat ng dumaranas sa sakit, Panginoon, mga nakarating sa bagay ng karamdaman, sa pangalan ni Jesus, lahat kami ay magaling na in Jesus' name. Lahat kami ay tumanggap na ng kalakasan ng pangangatawan mula ulo hanggang talampakan. At lahat po kami ay mayroon ng malusog na pangangatawan sa pangalan ni Jesus. Kaya Lord, maraming salamat po. Ingatan niyo po kami muli na uuwi sa aming mga tahanan, makarating kami ng ligtas at tagumpay, Yahweh El Shaddai, at higit sa lahat, Lord, madatnan po na wala namin ang mga mahal namin sa buhay na nasa maayos na kalagayan. Ito po ang aming samot na namin sa matamis na pangalan ni Jesus, sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen at Amen. At bago po tayo umawi at kapasasalamat sa Lord, personal ko po kayong pinasasalamatan sa inyo pong suporta sa nagdaan nating 21st anniversary na lahat ay pinagpala. Maraming